Natanggal ko yung limit niya. As in, natanggal ko yung limit niya. So, pero hindi naman siya nagreklamo, ganyan. Nagulat na lang ako after yung invitation niya pala yun. So, naloka. Naloka po lahat ng tao sa set dahil nadala si Ayana kay Gab Lagman. Sabi. Reaction naman, Gab, dun sa sinabi ni Ayana. Ay, hindi. Before po kasi yung scene na yun, parang ano po kasi yun, naka-brief lang ako. Tapos yun nga, natanggal nga ni Ayana. Pero nag-blaster na po ako, just in case. Pero sinasabi ko naman po kay Direk, kasi para mas gumanda yung scene, sabi ko, Direk, okay lang po na tanggalin ko na. Kasi parang nadadaya, kasi parang may kailangan dayain pa para mas mabilis na. So yung natanggal naman ni Ayana, so, sabi, tinuloy ko na lang. Parang okay naman po na eh. So yun naman, yun yung ano. Kaya nagulat lang din ako, pero sabi ko, tinuloy ko na kasi syempre actor naman po tayo. Thank you so much, Gab, Ayana. Okay, Direk, and to make sure kung ano yung mga gagawin. And I read the story kasi sobrang nagandahan ako. Matagal na sa akin pinitch to ni Direk, siguro mga last year pa ata, 6 months ago na ano, pinitch. And sobrang nagustuhan ko yung ano, yung story. And sinabi ko naman sa kanya yung ano yung mga limitations ko kasi yung pag-change nga ng image, di ba? And I feel like I'm matured enough na to do this mga roles na ganito. So, yun, it was challenging, but sobrang thankful ako na sila Direk yung naka-work ko. Tsaka sila Ayana and Rob. How far can you go when it comes to, you know, exposing your body and doing sexy scene? Ngayon po yung limitation ko po siguro yung topless, yun po yung pinaka-limitation ko sa mga sex scenes. And yun po, abangan niyo po yung ano kung yung ito po sa Bula, medyo grabe rin po naman yung mga scenes namin dito actually. And yung mga shots ni Direk actually sobrang mga artistic yung mga shots niya. So yun po. So topless lang, walang butt exposure or... Wala po. Ah, okay. So, klaro yun. Thank you, Gab. Next question ko, parang na rin kay Direk and dun kay Rob and Ayana. Kasi, ang dami-dami, especially si Ayana at si Ro, ang dami yun ang pelikulang nagawa. Eh, di ba? Parang nalilito na nga ako sa mga characters nyo. So, what makes your character in this movie yung parang exciting talaga? And Direct, ganun din. So, since ikaw na rin nagsabi, sanay na yun yung dalawa. Paano pa naging exciting yung character nilang dalawa? Ako kasi, ito kasi pinaglaruan talaga namin yung character ni Ayana dito para maging, well, of course, may trend na yung mga ginagawa niya sa characters, no? Pero, ginawa talaga naming iba and very... Hindi ko masabing lovable eh, pero katutuwaan mo siya habang pinapanood mo siya at sinusundan yung character niya dito sa pelikula lang to. Ginawa namin ng tweak na may ibang saltik ang character ni Ayana dito na ikatutuwa at ikakikilabot ninyo at the same time. Ayun po. Yeah, parang ang ganda nung concept na pag sinusuot niya yung damit. Parang ganun yung gusto niya. Parang sinusuot niya ang buhay ng iba. Yun nga eh, parang ang ganda. Ayun, no? Ayun po. And at the same time, ang challenge sa akin is paano ko gagawing iba yung character ni Ayana sa ibang pelikulang ginawa ko, kagaya po sa Tahan at doon sa iba pang mga pelikula. And I think na-achieve naman po namin. Sige, papanoorin namin. Kay Ayana and Rob, so... Naging challenging pa ba yung character nyo? And yun nga, what makes your character exciting para sa inyong dalawa? Especially si Ayana, kagagaling lang dun sa babaeng nawawala sa sarili na parang multifaceted yung mga ginawa niyang character, di ba? Iba't ibang attitude, iba't ibang... Yan. Yes, Ayana. Okay, si Ayana. sobrang na-excite ako dito kasi parang siyang ano, yung kapag nagsusuot siya ng ibang damit, parang sobrang excited siya na ipakita dun sa asawa niya. So, dun palang iba na yung character ko kasi dito may asawa na ako. Unlike dun sa mga iba kong movies. Tapos, nakakatawa kasi yung character ko walang pinanggalingan. So,
kailangan talagang isipin ng mga audience kung saan nanggaling yung pagiging ganto ko, yung pagiging, yung Saltec, ayun, wala siyang pinanggalingan na background. Eh. Tapos, medyo ano siya, medyo funny yung mga pinagagawa ko dito. Hindi siya sobrang serious na katulad ng mga iba kong films na serious na patayan, ganyan. Yun. Ayan, okay. Oo nga, eh. Pero sa trailer pa lang, bongga ka na rin naman. Thank you. Si Rob naman. Yeah, ikaw naman, Rob. Sa akin naman po kasi first time ko maka-work si Direk Bobby. And also, kay Ayan naman is second time ko and kay Gab is first time. Bali, hindi naman ako masyadong nahirapan maging katrabaho sila Gab. Sila, Ayan, ba ang first time kay Gab? Po? Nasarap ba ang first time kay Gab? Kahit bawal mag-follow. Mabait po si Gab. Sobrang gentleman ni Gab, ayan, maging ka-partner at hindi niya kami pinapabayaan sa lahat ng eksena. And naging challenging sa akin dito sa, may isa kasing eksena na naging challenging sa akin dito is yung dun sa part na may patayan na nangyari. So hindi ko kasi siya pwede sabihin kasi may spoil yung kwento. So yung eksena na yun, naging challenging sa akin. Kasi medyo ano siya, brutal eh. So ayun. Ah, okay. So, di parang, yun nga, masarap ba ang first time kay Gab? Yes po, masayang kasama si Gab. Okay. Thank you very much, Jean. Maraming salamat, Rob. Thank you, Sir Dondon. Kung tuwa si Gab, oh, nakasipol smile. Thank you very much. That was Dondon Sermina of Abanda News Online. Up next, we have Jane. Kung ano po yung ano yung personal yung personality na ano if ever o kaya siguro siguro sa akin po yung pinaka ano po siguro yung president po ng ano ng North Korea si Kim Jong Un kasi parang no one knows about him and I wanna know how he is talaga to like to kaya sa North Korea kung paano po talaga yung personality niya and kung paano po talaga siya mag-dictate ng country kasi wala pong may alam kung ano nangyayari sa North Korea so yun po siguro yung pinaka nasa naiisip ko. Okay, thank you. Si ano, Ayana. Bukod sa mga basta damit lang, ano yung personality gusto mo talagang pasukin para malaman mo kung ano siya o sino siya? Sa damit niya. Sa damit niya. Nahirapan eh. Hindi, yung ano na lang din po ulit. Yung mga, yun pa rin, yung answer ko kanina, yung mga Kardashians pa rin. Gusto ko lang malaman yung how it's like to be around those people na nakakasalamuhan nila everyday. So, kung bakit sila naging ganun. Kasi, di ba, most of the time, parang yung personality ng tao dahil din doon sa mga nakapaligid sa kanya. So, gusto ko lang malaman kung ba't naging ganun.